Oh mga guys, Honda City 2016. Magbaba tayo ng transmission kasi dumating dito halos hindi na no. Galit na si Mano, si makina, si transmission ayos sumama. Kaya sabi yung may-ari, Jess, may problema yata yung makina ako. Galit na, bakit ayaw tumakbo? Ang problema po, transmission. Kaya mamaya, kung nakalas na yung transmission, sabi ko nga po, magkita-kita na lang tayo. Ganito na lang po tayo rito. Kasi po, yung mga na-upload po natin na hindi natin makumpleto kung paano tinanggal yung tornilyo. Ang tawag ko po doon, ano na lang po yun? Nakikita ng mata, ginagawa na lang ng kamay. Ito na lang. Kita-kita tayo dyan sa transmission. Okay! Kayo magalit sa mga badan nanita ako ha, kasi nangasar lang ako rito. Andito na naman tayo. Mamaya kung magkalas yung ano, yung flywheel, yung ano, yung clutch displacer plate, tignan natin anong kinalabasan yung tatlo na yon. Kasi ulitin natin, si makina galit na galit, nag-RPM ng 5,000, ayaw tumakbo kung naka-primera. Ibig sabihin, yung lining niyan sunog. Pero tignan natin, sana walang tama yung flywheel. Okay, kita-kita tayo dyan mamaya. Kinakalas na yan. Isang turnilyo na lang, magbababa na tayo. Makikita na natin yung ano, yung clutch disc pressure plate. Kung alin ang tinamaan. Clutch disc, pressure plate, or flywheel. Eh kasi ano eh, sabi ko, nag-RPM ng 5,000. Mayabang si makina, suwayin si transmission, ayaw sumama. Kaya tignan natin. Okay, yun ang bilis. Oh. Diba? Bitin na lang yan, makaan naman natin, awakan mo na lang ito. So sa ano, kumuha ka ng basahan sa kamay mo, baka umipit ka. Basahan. Sa baba, baba. Baba mo yung jack para nakasahan ako. Kaya ko na lang, kama lang. Ayun. Mamaya, tanggalin natin yung clutch displacer plate. Ayun na, nagbabadya. Mamaya makita tayo dyan. Ito transmission, oh. Diba, ang dumi. Yung nakikita nyo po yan, lining na yan. Pagkita naman, oh. Grabe, oh. Mamaya, ano yan? Ililinis natin yan, tanggal lang tayo ng libag. Huwag na natin gamitan ng ano, body wash. Dito na tayo. Ayun nga mga guys pala. Pagkwentuhan tayo rito kasi gabi-gabi may tumatawag. Sabi ni ano, minsan tumatawag, ang lalayo, mga taga Mindanao, taga Bulacan, napupunta. Ewan ko kung basta sabi nila, kasi nakita nila yung mga vlog natin ano, yan, natanggal na yung ano. Mamaya, yan. Kasi, tignan na lang natin dyan kung ano yung nangyari. Ngayon, makwentuhan natin yung ano. Kasi may mga tumatawag. Kasi, sabay na natin dito. May tumatawag sa akin sa page ko. Kaya sa number ko. Kasi, yung information ko po, andun po kasi yung, ano, yung number ko. Tumatawag sila. Sir, Jess, ano, makano ba talaga singilan ng EGR linis? Ganito mga guys. Depende po niya. Dito lang tayo eh. Mukhaan mo yung ano, yung customer, kung mayaman siya, magtaas ka ng presyo, pero kung mahirap, babaan mo. Hindi. Ang Montero po, ang linis ko po niyan, EGR, yung exhaust manifold. Ano po yun? 2,000 o kaya 1,800. Tapos yung, ano, yung high ace, ganun din po yun. Kaya nga po sabi ko, kilatisin na lang natin yung customer kung mayaman, tagain natin. And then, basta ang ano, kasi mo, may mga nagtatanong, yes, magkano ba talaga liburan ng ano, ng EGR? Eh, gawin nyo po ano, tawagan nyo po yung mga naglilinis, humingi kayo ng ano, ng breakdown, halimbawa, clutch disc pressure plate, katulad dito, yan. Ngayon, banggit natin ito kasi, pumunta rito, sabi niya, yes, walang power, galit na yung makina. Tignan mo nga, baka pressure plate na, o kaya clutch disc. Pero sabi niya, baka yung makina may problema na rin. Pero sabi ko, hindi po, lining. Ganun po ang ginawa ko po dito. Humingi siya ng breakdown. Clutch disc, pressure plate, release bearing, saka pilot bearing. Bigyan ko po ng presyo nung
tinignan niya, okay, sige, go ahead, gawin mo na yan, Jess. Ah, ganito rin po yan. Alam nyo mga guys, kasi yung mga paglilinis ng EGR, may kanya-kanya po yan. Meron po yung Ford Everest na makahirap po nun. Yung ano, yung MB350 na makahirap. Pero sa mga ganyan po, kaya na po na maghabon. Depende rin po sa ano, sa halimbawa po, MB350. Yung Ford Everest, singilan natin dyan 2.5. O kaya, yun, i-flat mo to. Kung tumawad, bakit di mo matawarin? 2,000 pwede. Pero yung kasi, minsan kasi bakit daw umabot ng ganung kalaki? Eh sabi ko, bahala ano, nasa inyo na po yan. O kaya, baka naman po iba yung ginawa. Kung ano naman po, ginawa naman po ng sinabay ng Tens Oil. Ako po, kung naglinis po ako ng EGR, wala na akong bayad ng Tens Oil. Nagpababayad na lang po ako ng langis. Magkano lang po yung langis? Full synthetic. 5W30. 7 liter. 550 sa. Yung filter, 350. 250. O, di magkano lang. O, ayan, baba natin to. Kikita natin yung problema. Kaya nga po sabi ko po, para wala pong sama ng loob, wag nyo pong ano, wag nyo gawin po na nagpagawa kayo sa iba. Hey, wala nang ilaw. Yun, lobat tayo. Mamaya, dagdagan natin yung ano, yung tismisan natin. Ah, tignan natin yung class special plate. Ah, tignan mga guys, oh. Diba? Oh. Iwalay. Oh. Ayan, yan na natin tira. Ang na-damage, pressure plate. Ayan, ang palitan natin, pressure plate, clutch disc, yung flywheel po wala naman tama, saka release bearing, saka pilot bearing. Okay, mamaya po dagdagan natin yung kwento natin tungkol sa, ano, sa EGR na yan, kasi ang dami yung issue na lumalabas sa mga pinopost nila sa Facebook na makatwiram ba ng ganito ang pressure nito, makatwiram ba na ito ang pressure nyan. Nasa inyo na po yan, gawin nyo po, kulitin natin. Humingi po kayo ng breakdown kung magkano po yung ano. Kasi kung EGR po ang ililinis, ano lang po yun? Gagamitan mo lang po ng ano, 1 litrong diesel, tubig. O, wala na po yung mga chemical na po sinasabi po niyan. Basta ang ano po niyan, standard natin minsan. Sabi ko nga po, 2,000, 1,800, pwede na po yun. Okay. Antayin na lang po natin ano to. Na makabili tayo ng bago. Saka natin pag-usapan uli. Magano tayo ito, mag-baritesan tayo. Okay, antayin natin yung mga pyesa. Sa kinakabit na yung pressure plate, clutch disc, ito yung ano, ito yung gulong, dito naman tayo, yan yung kinain niya, diba? Almost 1 millimeter, kasi tingnan yung nangyari, yung lining niya. Ito yung clutch lining, clutch pressure plate, clutch cover, release bearing. Ito na yan mga guys. Binabanggit kong malinis na rin. Pero pansinin nyo ba yung kadaldalan natin dito, kasi nabanggit natin na kung gagawa tayo ng EGR, maglilinis tayo. Alam nyo mga guys, andito na naman tayo. Sa mga ganito, ang ginagamit lang po natin, brake cleaner. Tignan nyo po ito. Yun lang po ang ginagamit po namin sa turbo. Kung hindi diesel, ito ang pabang-pantay natin, brake cleaner. Kaya nga po, kung maningil lang tayo, hanggang 2,000, 1,500, 1,800, huwag naman 1,500, 1,800 kung kakayanin, pero depende sabi ko sa customer, kung mayaman, tatagain natin. Dito na naman tayo eh. Yan lang po, ang ano natin dito. Ito po, sabi ko nga po, hindi ko nakaugalian yung ano, yung magro-road test tayo, kasi ito ang problema. Ang ginagawa ko lang po, direct to the point. Kung palya, kung ano, kung sliding, transmission. Kung halimbawa po, hindi pa naman luma, o kaya yung tinakbo niya, hindi pa karapat dapat, itatanong natin sa may-ari, sir, meron ba nag-practice dito? Bakit ganito ganyan? Eh kung sabi niyang wala, check natin yung adjust ng ano, baka naman po may nakialam sa pedal. Kaya ito, nakikita niyo po yung naging problema. Bakal to bakal, walang natira, yun o. Diyan yung nangyari sa rivets niya po. Pinayod niya o. Diba? Diyan yung lining naman o. Walang natira. Meron palang natira, papel. Ano? Ito boss, kakabitan natin to.
magpaalam na tayo dito. Ang gagawin na lang muna din dito, ito pong ginawa ko nito, kung paano lang po, kasi dinaldalan natin dito, nagmarites tayo dito, sinama natin yung ano, yung nagtatanong, sir, magkano ba talaga ano, tanggapan mo ng EGR? Yun nga po, ulitin natin, kung sa mga Everest, MV350, medyo may kamahalan kasi mas mahirap. Pero kung Fortuner, Hilux, at saka Montero po, pwede na sa 1.8. Depende po kung ano, kung may usama na po yung chance oil. Sabi ko nga po, kung chance oil na nagbalit tayo ng ano, naglinis tayo ng EGR, yung exhaust manifold, yung intake, wala na tayong labor nun, hindi tayo nagle-labor nun kasi ang balabag, pang loob, ang tawag dito, pang paano ng ano, labag loob ba yun? Hindi ko maintindi, hindi ko ma-explain, hindi ko ma-express. Okay. Ito na lang po, yan o. Tingnan nyo po yung katabang yung ginagamit natin. Alam nyo guys, ang ginagamit natin dito kasi, binabawal na lawan muna natin ng ano, ng diesel, pagkatapos, gamitan natin ng ganito, brake cleaner. Pares lang po yan. Ngayon po. O, diba? Ngayon, ilalagay natin yung release bearing. Wala nang rotes kasi po, wala na tayong patutunayan dyan na hindi siya sliding kasi, ulitin natin, ito ang nangyayari sa kanya. Yan. Kaya, ang gagawin po natin, salpak na natin yung transmission, hanggang dito na lang tayo, tapos magpaalam na tayo, yun ang naging problema, kaya ito ang nagiging problema, ganito ganyan, kaya don't forget to subscribe po sa ating YouTube channel, Yes Automotive. Magandang hapon po. Okay, goodbye!